ano ang dapat natin gawin kapag ang sitwasyon natin ay tila baga parang wala ng solusyon? Number one is move on. Madaling mag-move on kapag hindi naman mahirap ang sitwasyon. Paano kapag ka-hopeless na? Kapatid, hindi mo kailangan masanay sa isang sitwasyon na hindi mo naman dapat kasanayan. Kapag kaya pang mabago ang isang sitwasyon, hindi mo kinakailangan mag-adapt sa sitwasyon na yun. Ang kinakailangan lang may gawin kang solusyon. Move on means to progress. Hindi mo kinakailangan gumaling muna para makapag-move on ka. Ibig sabihin, pwede pala nasasaktan ka, pero nagkakaroon ng progress yung buhay mo. Life must go on after your failure. Baka may magandang kwento na niluluto ang Panginoon dyan. Because when you're not dead, God's not done. Your life troubles can hurt you, but don't let them stop you. Lagi mo tatandaan ito, kapatid, it ain't over until it's over. It does not matter who they are. A living dog is better than a dead lion. No one is hopeless whose hope is in Jesus. Don't let your past define your destiny. Napaka-importante lang, kapatid. May maayos kang direksyon. Number two is hold on. To maintain a grasp on something. Kasi yung iba, move on ako. Ano bang ginagawa mo? Dapat may ginagawa kang tama. Hold on to His words. Kapatid, malaki ang kaugnayan ng yung hinahawakan sa yung kalagayan o nararamdaman sa buhay. Holding on to Jesus can stop something messy in your life. Naging Christian ka na rin lang, kapatid, huwag nang guluhin ang buhay mo. Then may tendency maging maayos ka. Kinakailangan, kapatid, magsimula kang maniwala. You can touch Jesus by your faith. Holding on to Jesus releases God's power. Crowding is different from believing. Hindi pwede, mga kapatid, na sinabi natin na nampalataya kay Lord, pero walang nangyari. Kahit na mabigat yung sitwasyon, may kapayapaan ka, pambihira, someone touch me. And then number three is go on. Pwedeng pinagpapala ka na ng Panginoon, but still, naghahanap ka pa ng kung ano-ano eh. Sinasabi sa'yo ng Panginoon, go in peace, go on. May magandang mangyayari sa future mo. Pwedeng pinatawad ka na, pero yung sarili mo, hindi mo pinapatawad eh. Although her illness destroyed her, she refuses to let it define her. Hindi ka katulad ng mga taong nanira sa'yo. Kung anuman yung nangyayari sa iyo ngayon, kung anuman yung kondisyon mo ngayon, hindi yan ang iyong conclusion. Pwedeng mag-iba ang buhay mo, maniwala ka, kapatid. Kahit na makailang beses ka nasira, kahit anong nangyari sa buhay mo, pwedeng mag-iba ang buhay mo. The moment na maka-encounter mo ang ating Panginoon, I want you to know, may magagawa ang ating Panginoong Hesukristo. May maganda pa rin mangyayari sa buhay mo, kapatid. Kapag ikaw ay lumapit sa ating Panginoon, hindi ka mapapahiya.